Hello, what is up mga mom, sir, sir, mama ko po si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to unbox and review the Marvel, the Amazing Spider-Man, Scarlet Spider, comic version action figure from Mafex or Medicom Toy. So ito yung front of the box, window type siya, so makikita mo na agad yung figure kung meron damages or kung complete ba yung item. So yung maganda rin na window type packaging siya, and then you have the comic book illustration here sa upper left. Tapos sa background, meron kang comic book na pattern or half-tone pattern sa likod. Then you have the shot of the action figure, the logo of the Amazing Spider-Man sa front. Sa side naman, shot of the action figure na may dynamic pose, logo of Spider-Man, the face of Spider-Man dito sa top, the Amazing Spider-Man logo, Mafex number 186 Scarlet Spider comic version action figure. Then the dynamic poses of Spider-Man. Tapos meron kang tatlong head sculpts. 1, 2, 3. Tapos you have the hoodie na color blue with the logo na naka-diagonal. Okay, unbox na natin. Alright, ito na yung action figure out of the packaging. And out of the box, ang pinakamaganda niyang trait or quality ng figure na to ay yung kulay niya. Napaka-striking ng color palette niya na red. And also magandang contrast ng blue na hoodie. Yung hoodie niya, medyo ano siya, weathered, rugged. May mga cutouts dito. Meron pang tear dito sa likod. Para talaga siyang weathered. And para maisuot tong hoodie, kailangan tanggalin din yung head. Madali lang naman tanggalin. Pero kung medyo mahigpit yung peg, pwede kayong gumamit ng hair blower. Meron ding logo dito sa harap na spider logo na kulay black na naka-tilt. Siguro mga 15 degrees to the right. And then you have the color nga, yung plastic na ginamit dito, hard quality plastic naman. And mas nasa warm red na hue siya. Yan. Ito yung sample na ni Hero Paints. Kumbaga, paint from Hero na warm red. So parang magkapareho sila ng hue. Yan, warm red. And we are planning to customize this after the review. Kaya iniisip ko na rin paano siya, ano yung mga techniques na pwede natin gamitin for the customization process. So first, yung height niya ay around 1, 2, 3, 4, 5, 6 inches tall. Kasing height siya ng Marvel Legends. And then, maganda yung sculpt niya. Maganda rin yung design. Ganda ng hoodie niya. Pwede mo pang isuot. Pwede mo i-equip yung hood niya or pwede mo tanggalin. Yan, nakaganyan lang. Tapos meron pang tali. Maliliit na tali. Yung color ng kanyang rope ay teal or turquoise. Tapos yung color naman ng hoodie nasa ultramarine blue. And then you have the sculpt, the body. Yan. Halos wala siyang paint. Konting-konti lang yung paint niya. Kasi yung ginamit dito, plastic na red na. Kaya mami-minimize yung mga scratches dito sa mga joints. Dito lang nagkaroon ng pintura sa belt at saka sa kanyang gauntlets na silver. At saka dito sa eyes na color white. Very clean yung pagkakapintura dito. Very clean. Pati dito sa pouches sa paa, very clean. Walang any form of weathering. Ang gagawin natin dito, manga style na color na execution or na paint job execution as requested by the client. Ayan, shout out to my client. Thank you very much for the support. And yun nga, itong mga head sculpt, tatlong klase. So you have the plain head sculpt, tapos yung head sculpt na medyo angry or mas galit kasi kita yung wrinkles dito sa may noo. Yan, tapos dito rin slight na ano lang wrinkle dito sa may eyes na part. So yun, tatlong head sculpt in total. Napakadami accessories. Tapos meron kang web accessories. 1, 2. Meron kang twisted. Tapos meron kang long na twisted. Meron kang short. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na web accessories. Napakaganda. Ang daming accessories nito. Tapos meron ka pang stand. Yung stand niya hindi ko na muna tinanggal sa plastic. Meron kang stand. You have the clips. Spring-loaded ba to? Ay, hindi siya spring-loaded, pero tingin ko mahigpit naman to. Pwede niya na mahigpitan yan gamit yung screwdriver. Tapos meron kang pole.
Yung base niya, ito, i-custom ko kasi ito, lalagyan ko ng Spider-Man logo, kaya tinanggal ko muna sa plastic para malagyan natin ng, ma-sprayan natin ng ano, paint mamaya. Tapos ang gusto ko dito sa Mafex, yung mga accessories niya, hinahold ng ano, ng mga transparent na mga bars or sticks para hindi siya mawala. Ayan, tatanggalin lang natin to. Ayan. Mabilis lang naman to, ayan, no? Galing. Nakaayos yung ano, nakaayos yung mga accessories niya. Tapos ay magnetized pa pala to yung paa niya. Ang galing ah, magnet. Saan ba yung magnetized? Ah, pwede siguro sa yun nga, hindi dito sa base ah, hindi kasi to steel. Hindi siya bakal. Pero kung yung base nyo merong ano, steel component, kakabit to doon siguro sa refrigerator, pwede. Ito rin 'no, may mga magnets din yung ibang kamay. Ang ganda. Dalawa lang ba? Dalawa lang yung set. Okay, dalawa lang yung set na may magnet. Yan. Itong Deadpool head, iba to. Ibang accessories to. Nasa next na custom na yan na gagawin natin. Okay? So, sa hands naman, you have the open palms. You have the thumbs up. Tapos, you have the relaxed hands. Tapos, syempre, yung web hands niya. Tapos, yung parang landing pose na kamay. Yan, oh. Angas. Okay, proceed tayo sa articulation. Head up, untaas. Grabe naman yung ano nito. Yung tingala nito, parang pwedeng Iron Man pose yun. Sa bagay, si Spider-Man naman talaga, sobrang flexible niya. Ang ganda ng articulation pala nito. Oh, grabe naman yung ano, yung head tilt. Yung head tilt nito. Oh. Solid naman. Ang ganda yung pose nito. Tapos head rotation 360. Head tilt, ang ganda. Head forward. Grabe. Mas makikita niyo to kung wala yung hoodie, 'di ba? Head backwards. Kaso, syempre mas maganda tingnan kapag meron siyang hoodie. Ayun, head backwards. So, tapos yung arms na butterfly joints yan na pull out niya yan, push. Yan, pull out for better range of motion. Yan, circular. Tapos may bicep swivel, double jointed, almost 90 degrees nga oh. Grabe. Almost 92. Ay, hindi 90. Ano ba? Almost 180 nga eh. Ayan, oh. 90 degrees pala, ganito lang. Ayan. 180 degrees. Grabe. Double jointed, tapos ball joint. Ball joint din yung kamay. Dito naman sa chest. Sobrang flexible din. Okay, meron bang gap? Meron konting gap sa ano, sa likod. Meron bang gap dito? Meron din konti. Okay lang. Di naman kita kasi may damit siya. Okay, side to side motion. Dito, meron ba ditong cut? Meron din. Sa waist. Sa chest, meron din. Dito, maganda lang dito sa waist na cut. Natatakpan ng belt. Kaya hindi nyo, kung inikot nyo yan, hindi makikita yung cut dun sa belt. Sa belt niya. Ah, sige. Hindi naman. Sige, patay mo. Yan. Okay lang. Tapos dito sa ano, sa paa, pwede nyo pull down. Tapos angat, kick. Yan o. Tapos double jointed din yung knees. Tapos ball joint yung ano, yung paa. Meron din to articulation. Ito pala walang magnet to ah. Yung isang accessory niya meron ano, merong magnet. Okay. Grabe, ang ganda. Try natin to i-pose ah, for the final na ano natin, final shot. Ayun, this just, you know, sabi ni client pala, yung hoodie niya, custom made pala to. Hindi pala siya stock. Hindi ko alam kung ano yung stock na hoodie. Ah, okay. So, yung stock na hood, ganito yung tsura. Yan, ito na lang ha. Papakita ko na lang sa inyo. Mas makapal siya, tsaka hindi siya weathered. Tapos yung logo niya, mas maliit. Tapos nasa upper right, nasa upper left ng chest ni Spider-Man na nakatilt around 15 degrees to the right. Yun. So, yun pala yung stock na, ano, na hoodie. Pero ito, mas maangas kasi, ano siya, weathered siya. Panalo, sakto dun sa gagawin natin ng manga style na, ano, na paint job execution. So, ito na yung post na, ito na yung final post for the verdict. Super, super nice na action figure. Ready na for customization. Kaya, yun, babaklasin na muna natin. Tingnan natin kung ano yung mga magagawa nating research. Magre-research muna ako kung ano yung history ni Scarlet Spider. Tapos,
Ayusin ko rin yung mga materials natin, ng mga paints and primers. Tapos yun, game na tayo. So yun, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!